Representative from Regional Office, Attorney Sebastian G. Payaban, Chief Finance. School heads, barangay officials, teachers, parents, graduates, ladies and gentlemen, magdangjan at safa son si katajon ang pilin. I am given the privilege to introduce to you our guest speaker. She is the daughter of Mr. Marcelo and Mrs. Catherine Carpio. She first heard her parents' shout of joy on the dawn of the 22nd of December in the year 1988 at La Trinidad, Benguet. At dati kapupungan na, ginagana ko si Teddy Bear. So nga, no, sino ti available ka nagbirbiro kanya yunita? Lubating dyan sa datan si Teddy Bear, time kato ni man, got single pa lang si kato. She graduated elementary at Takjan Elementary School dito in 2001 and finished her high school at Tublay School of Industries in March 2005. She took Bachelor of Science in Nursing at Baguio Central University and graduated in 2009. Fortunately, she passed the nursing licensure exam in the same year. She is now taking up Master of Arts in Nursing at Dr. Gloria Lacson Colleges Foundation Incorporation. Haja era experience too. In the April 2005 to May 2005, nag-obdav si Kato as clerk at La Trinidad Municipal Hall, La Trinidad, Benguet. She worked as neonatal intensive care unit staff at AAA Medical Center in May 2013 to May 2015. Also, as branch operations assistant nurse at Care Health Plus Systems International Incorporation in Metro Manila, in June 2016 to April 2017. In May 2017 to February 2021, she worked at Cordillera Hospital of the Divine Grace as intensive care unit and was promoted as the neonatal intensive care unit supervisor. Nangrogay ni March 8, 2021, in Ganagwani, yan o sasi siya ay nurse, Benguet General Hospital. No kaya tibay nga mga kwan iso na, gadawan nyo na lang ang si Shadin cell phone number na. So now, let's all welcome with a warm applause our guest speaker today, Madam Mercy P. Carpio, registered nurse. Thank you so much, ma'am. Nabirtod na rin dyan sa una. Ang papadlaw na nga single lock. Okay, great. Thank you so much for that. May you sit right now, okay? Thank you very much, Ma'am Agustina Maliu, for that very nice introduction, you know? Those are my experiences. May sumot na ibigay ko kanyayo. I'm not sure, pero ang Tagalog kasi ang in-prepare ko. Kasi alam ko mayroon tayong mga kababayan from other places na pumunta dito. So thank you very much for having me here right now. To Attorney Sebastian Tayaban, good morning. To Ma'am Agustina, to our school principal, Rosalina Loretta, good morning po. To Sir Tabayugyo, principal one, good po. For our guest faculty and staff, and for all the teachers who believe in me, that's why I am right here. Sa lahat po ng barangay officials, and to our PTPA President, Ma'am Laplana, good morning po. I am Mercy Powell Carpio and I'm very proud that I came from this batch 2001. Wala akong honors before, but right now, with the perseverance that we have, I am right
now a registered nurse and will be graduating on July 9, 2022 for Master of Arts in Nursing at Dr. Gloria Lacson Foundation College. Inimo na kat agtartakay kami, di tanya, ang daag, padami siya ay, o, kunada nga, runny nose, kat agtaray-taray lang tanta. So, hindi ka uping mimon ngay kat agigibdan kami nga agawin. Kina itong Ilocano or Tagalog? Both? Noong kabataan namin, nandyan rin na kaming naglalakad-lakad na hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. Ang gusto lang namin maglaro at syempre kapiling namin ang aming mga kapatid. So I'm very blessed because we are 5 siblings at naghihintayan kami kung uuwi. Noon, may noong kabataan namin when I was just here in elementary, ang bawang kaya ay 3. So 3 pesos is very worthful before. Pero mahirap po kami. Ang bawang ko lang noong 3 at may nakapagsabi sa akin noon before na, abay 3 lang tibaon mo. Anya tigataman na data. That was a very challenging moment. Kasi ngayon, parit na namin na, ay, pagpuburi kayo, pwede tres lang tibaon mo. But naka-tres, ata jay, di ba, jay stick-stick na mamulmulmulan ngayon, di? Isutikan ka nun, mi, jay pa itikanting, hindi kat isutipag alala ang itimakan mi. And then, nalagin ko, jay, nalagin ko dito'y before, katagukha kami ni Kapi, adu-adu ti Kapi di tayo, di. Nya? Okay. So, di malalagin ko, hindi ka uping ko, boys and girls, agdunod kayo, di malalagit ko, hindi ka ubing ko, agdaw, dawat kami kininanang ni itikwarta, nung nagsangit ni nanang ni. Apay ta? Masikog iso na, at the same time, ano kami, ni manong kuha, Christian siya, ni mga kami at kabsat, masikog iso na, ijay youngest ni. Agdaw, dawat kami, kurang imaitod na nga kwarta. Malalagit ko dyan na tawon, malalagit ko dyan na amdaw. Ta talaga ngayon na agtad-tad iti luana, gaputa awan, kurang timaitad na kanyang. So that time, daging binaruran mi noon niya dyan, itad the parents me, at the same time, daging dyan advices na kanyang. Dahil ito yung ipabaon ko kanya yun. Luan, kung nami mama yung wag, ugas kayo, kung kayo wag, ugas. Nukunanin kung mamayong ang kayo pakantiaso o kayo ang pakantiaso. Because why? Your parents have trust you in that responsibility. Naalayo? Mga magulang natin, tinatrust tayo dahil namamaling, pinagmamalengke tayo, binibigyan tayo ng pera, para yun ay pamalengke natin. Ibig sabihin, kung binigyan ka ng pera, my dear son, my dear daughter, I trust you with this money that I have given to you. You will use it in the right way. Mamaya, maintindihan nyo kung bakit ito ang sinasabi ko sa inyo. A little responsibilities right now. Agugas ni plato, bantayan niya din mo mga module, apang kaagpalengke, ang kaagpakanteaso, agita dati 5 pesos, ngayon mo lang nga sa isayangan, no, di kat idunin mo. This is a very trusting moment from parents to us children. I will tell you later. Noong nangag yun, dagijay experiences ko, it is because binarurak dagijay yung bagbaga ni tatang kananang ko. It is because binarurak minag kakabsak dagijay yung bagbaga, they teaches me, hindi ka ubing me, that mold us into this leadership skill that we have right now. Siguro, agdamdaman kayo, hindi ka ubing nga tanga rito, pinanood na nga tanga ang guest speaker. Actually, I was surprised when Ma'am Mercedes Bastian, my advisor during my grade 6, chatted me to be the guest speaker. At iski sumakoy, hey, abay na tanga siya, kinalala. So, dahil to'y iti apaggabasip na ibingay ni kanyayo. Iti kaubing ni noamo na ito'y parents. Da kami ako diay from silang one inganay jay, tugtog inganay jay, sagpawi, lumalagip yung auntie,
Lola, Lolo, siya abo dyan may isang aglak-lak at di donar hindi. Nagtaknak na kasi yung balbalayin. At salamat tatang, taada ti pinag-graduate yung nurse. Thank you so much. Thank you so much. No? Siya, dre, dakang hindi yan yung sabag siya, dre, ganak-lak dyan yung aglak-lak at di donar. Aglak-lak ko kami, hindi kalaman siya, aglak-lak ko kami, hindi ti duyabang. So that's, dahil to yung WJ experiences me, experiences ko as being manang yun. kas anumot nga nakuha ko as nursing. During 2003, during my high school grade, my high school, iti third year up, lima bas iti po iti biyag me. That was during my mom had stroke. But na-stroke ni mama ni half side left, right sided, katan nga makakuti unay, iso nga ni daddy ni katinakakba na ni mama mi within 5 months. Kapbiyay ng moment, danda ni actually ni mama, mumuida God's grace ko na jay doktor, sika iti miracle ko taptang at 2003. And my mom right now, at nagragragsakta da ako na. Yan. Aguloy ako iti ako na kanya kung awang 5 months. Okay. Yan. So, ibi na stroke ni mama, ibiyay niya yung baga na kanya ni hangkwang muno niya ti kayat yumat itibiyag yung ading ko. But during day na stroke ni mama, agad ti dinawat na kanya ni ako, wala ko may man medical field mo sunsi kayo. Wala na. Yan. In Tagalog, sabay ko, in Tagalog, basta ko dyan. In English, I wish that there will be one for you in the medical field. So, diay inaipakati, panunod ko nga, ay sige man, ag-nursing up. So, it was only during my fourth year, nagkuha nga ag-nursing up. So, comes my college days, ay ako nagbigat gayam. Because it was 30 to 40,000 a semester. Nagrigat niya school lang. Nagrigat niya parwan ni kwarta. Nya, sumanon niya tera, rapag niya tibiyang niya dati gudulin niyo ako, ta idulin niyo rin ta because your parents trust you and trust yourself. Tap numarampak niyo mo at itikrayat niyo tibiyang at the same time, da kayo ito magtipiliin na mga guest speaker dito eh. Ay, mabalik? Ayan. Okay. So, dahito ay itigawat ni parents kanda kayo maubing. Adan to ang birthday kayo, ang bibo kayo. Di tradisyon iti pamilya ni, uray awan ti birthday, basta ada pagsasangwa tayo. Iso tigawat ni, because da kami ang kami nga nasa inay iti magbarbo party. Ang muti yun, italaga nga gawatan niyo kadagod jay parents yun, mama, papa, agis ko'y la. Iso ti pinakadawat ng mood. Adin ko, mabalik? Yan. Ta, jay kwarta na kitan na basta-basta. Antay lang agragsak iti may isang aldaw. No, di ka kailangan na dito. No, alati kaya't yun to, mas magarubukay nung da kayo nga mismo, ti agpa-party. Okay. At the same time, ijay na kunada ngayon na kunada kanyami na agpa-party kayo gamin kunada i-dinastroke ni mama. Mom, but our mom, my dad and my mom have been so strong in their faith. We do it, we face the challenges with faith apang kami ang kapararan. And that's the moment na nag-reading up ijay simbahan. So we are also active in leaders in the church. So diay, as we build our dreams, we build our trust in ourselves. And as the parents build their trust in you, salimot matang niyo raita. Tapong isunto tiyo saran niyo. I've been to Tripoli Medical Center that was at Libyan. Numanagit yung Libyan, diay tinagpatayang daki ni Kadabi. Yan. So, da kami, after that one in Libyan, napanako ni Jay Cordillera Hospital of the Divine Grace because of nag-abroad ay appointed ng charge nurse in Sugat Daak because of my resume.
So because of our experiences, doon tayo nakakwalify. At the same time, after a year, because nag-expand po ang CHDG, because of the skills, the abilities, and the good communication, we were chosen by the mismong mayari ng Cordillera Hospital of the Divine Grace, the Dr. Virginia and Dr. Edgar, to be supervisor there to see the department. So that's one. Kaya sinasabi ko sa inyo, noon niya dyan, trust the parents nyo, ito, tuloy UDI, time the future. Dagi dyan yung employer yung mismo, isutimang iangat kanya yun. After that one, gusto ko nang mas malawak. At it is really my dream to be at Benguet General Hospital. After 10 years. After 10 years na nag-apply, saan ko lang i-last year na naalak. So hold on to your dreams. Uray man nga tawad na ita, if it's not yet for you, halpay lang ito niya po. Nung mo nakasagana kan, ay ako aga na rubus gayam itibindisyon na. Hold on to your dreams to our graduates and also dear to our dear parents. Da kami ako ipinagsaservi iti COVID ward, COVID patients, especially iti panawon iti COVID. So dahil ta ako na experiences me, that we are very willing to learn. Tatangor, nagsasabay tayo mga nag-graduate. Nag-graduate kayo na ta, graduate akmat mo July 9. If there are a lot of education, do it. Love education kasi iso iti magtulong kanya tayo. At numaragpat tayo iti, kaya tayo tibiyak. Kada ito iti bagak kanya yun. At iti nulong tayo nga kakabsak, at numaalat tayo iti achievement tayo. I would want in this time, salamat kami iti kayo, talima kami nga nag-graduate dito'y nagkakabsat. My brother Christian is now a police, ang asawa niya rin po ay nurse police. Ako po yung pangalawa, nurse. Ang third po namin nag-work sa Department of Agrarian Reform, si Macaria. For my work, police din po siya. Na, from teacher naging police, ang asawa niya po ay police, si Sir Lamwas. Kapatid ko po is si Mario, which siya po ang in-charge sa business namin for Antorium at saka beekeeping. Thank you very much for this institution, no, Takdan Elementary School. And I give you this note, Nano, do not be afraid of pressure. Remember, is it that pressure that turns a lump of coal into diamond? Thank you very much for this privilege that you have given to me. Madayaw kaya po. Thank you very much, ma'am, for that very inspiring and insightful message. May your message guide our graduates as they create a new path in their lives and motivate them to strive harder. For our graduates, we hope that you have listened to the advice given by our gorgeous guest speaker.